Senator Amy Marcos may alinlangan sa Maharlika Investment Fund na suportado ni PBBM. Ang panukalang batas para sa Maharlika Wealth Funds inalmahan ng iba't ibang personalidad kasama na mismo ang kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos na si Senadora Amy Marcos dahil tila hindi ito napapanahon sa sobrang daming utang ng bansa. Ayon pa sa kanya, to be fair, hindi ko pa nababasa yung bill pero parang ako'y kinakabahan sapagkat sa panahong ito ang sama ng ekonomiya. Pati ang World Bank ang sabi nila bagsak na bagsak sa susunod na taon sa 2023 sa kalagitnaan lalala pa raw. Diyos ko, paano na lang tayo pagkatapos? Alam natin na lumulobo ang utang ng Pilipinas samantalang malaki pa rin ang utang natin sa health workers. Di pa ba yan? Ang laki-laki pa ng utang natin panlabas pagkatapos magbibigay pa tayo ng tinatawag na sovereign fund? Tila dismayado din ang ilang BBM supporters sa panukalang state fund na ito dahil magiging kawawaan niya ang mga matatanda nating kababayan na tatanggap pa lamang ng pensyon mula sa SSS at GSIS dahil dito manggagaling ang pangunahing pondo ng Maharlika State Fund. Pero bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin channel, please do subscribe at pindutin lang ang notification bell para lagi kang updated sa aking video. Ano nga ba ang Maharlika Wealth Fund? Sa House Bill 6398, layunin ng Maharlika Investment Fund na maglaganap ng pondo ang top government financial institution at gagamitin itong pang-invest sa anumang lugar sa mundo gaya ng International Stock Markets Fund at Real Estate. Ngayon pa lamang ay dismayado na ang mga netizens sa naging aksyon ng Batang Marcos at ang pisa nitong si Romualdez sa pagmamadali maisabatas ang naturang panukalang Maharlika Wealth Funds. So ito po, pag-usapan po natin. Sa isang interview, sinabi po ni Super Ate, si Senadora Amy Marcos, na siya daw po ay kinakabahan dito po sa Maharlika Investment Fund, yung Sovereign Wealth Fund na pinopropose ng kanilang pinsan na si Speaker Martin Romualdez at ni Kong Sandro. Okay, na may basbas daw ni PBBM. Sabi ni Super Ate, to be fair, hindi ko pa nababasa yung bill, pero ako'y kinakabahan sapagkat sa panahong ito, ang sama ng ekonomiya. Pati ang World Bank sabi bagsak na bagsak sa susunod na taon sa 2023 sa kalagitnaan lalala pa raw. May punto doon si Senadora Amy. Naririnig ko din yan na next year may fears of recession, babagsak ang ekonomiya, may not be the right time para mag-invest dahil nga may malaking uncertainty pa, hindi pa natin sigurado. Pero ang isang punto din yan, kapag bumagsak yung ekonomiya, recession, mumura yung presyo ng mga kumpanya, ng mga that might be a good time to buy. Sa gitna na, pero wag bago. Pabagsak pa lang eh. So yun ang magandang tingnan doon. Diyos ko, papaano na lang tayo pagkatapos? Alam natin lumulobo ang utang ng Pilipinas, samantalang malaki pa rin ang utang natin sa health workers, hindi pa bayad, senior citizens, kulang-kulang pa rin ang stipend. Ang laki-laki ng utang natin palabas, pagkatapos magbibigay pa tayo sa tinatawag na sovereign fund. O, yun po yung punto. Tingnan, at least itong si Senador Amy, maganda na din na sa kanya manggagaling. Alam mong hindi bias. Alam mong she is coming from a place of concern lang. Ito yung mga sinabi pa niya. Nakakatakot ipusta ang pension fund ng GSIS kasi high risk pa rin. She cited the example of AFSLI, yung mga slay-slay na yan daw, na yung pera ng sundalo ay hindi na manage ng maayos. Yun ang isang risk dyan. Talagang risk naman yan. When you talk about managing investments, managing funds, papalakihin yung pondo, sino mag-handle? Tanong ni Senador Amy. Maganda, meron tayong idea din. Kasi nakakatakot talaga. Kasi hindi biro yan. Pera ng mga
ng mga workers natin yan, GSIS, SSS, 'di ba? Hindi natin pwedeng isugalo o ipusta basta-basta. Okay, tapos dagdag pa niya, mas maganda daw yung pera kung may kukunin, ipupul na pera mula doon sa mga ahensya na yon, gamitin sa patubig, sa kuryente, kung mayroong pang-invest. O yun yung kanyang dinagdag. Ayun. She also cited the example of Norway na nagganya, nag-sovereign wealth fund dahil may windfall doon sa natural gas yata o sa oil. Basta may nakuha sila, parang tumama daw sa loto, ang laki na kinikita, i-diversify, gumawa ng sovereign wealth fund. Eh, tayo, hindi naman daw tayo nananalo ng kahit ano, sabi ni Senadora Amy. Oh, so sa akin na, maganda na, okay ako sa ganyan. Na at least, yung mga question, eh, ngayon binibring up. Talaga naman kasi, hindi naman kasi birong pera yung pinag-uusapan dyan. Sabi din ni Senadora Amy, hindi pa niya nababasa yung buong bill. Diba? So, she's giving it the benefit of the doubt. Pero marami siyang concern. Hindi kasi biro yan. Although napaguhulihan tayo, yung ibang bansa may mga ganyan na kailangan pag-aralan ng mabuti. And sa akin, maganda na nagaling sa kanya. At least alam mong hindi bias, alam mong it's not coming from a place na para makakontra lang, para maka-oppose lang. That is a real worry, a real concern, and pinapakita na ano, yung iba sasabihin ay baka drama lang yan, baka ano lang yan. Hindi, kita mo naman sa kay Senadora Amy na she is truly concerned doon sa budget, doon sa pera, at she is worried. Kita mo naman sa mukha niya na she's really worried na baka hindi pa tayo handa sa ganoon. O syempre, nandyan yan sa mga nagpo-propose, kaila Speaker Romualdez, kaila Kong Sandro, kung paano nila papatunayan na handa na tayo para dyan. At kung sino man yung mag-handle ng pera, kayang palaguin yung pera at hindi malalagay sa alanganin yung pera ng mga pensioner. Kasi ang bagsak nito sa kanila din. Diba? Maharlika yung panghalan yan. Isipin nyo, after 5, 10, 15, 20 years, magkaroon ng Maharlika fund scandal. Kaninong bagsak nyan? Sa pangalan nila, branding nila yun eh. Sabi nga ni Senator Risa, yan ay branding ng kanilang ama, yung Maharlika na yan, na napilit daw nire-revive ng mga Marcos. Talaga namang Maharlika is connected to Marcos. Isipin nyo, hindi kasi ano yan eh. Kumbaga, markets are volatile eh. Investments, walang 100% eh, na siguradong kikita ka, na siguradong, 'di ba? May risk talaga eh. Pagkamali ka ng kumpanyang pondohan, investan, mabankrupt, wala na pera mo. 'Di ba? Wala na 'yung pera ng mga taga GSIS at SSS. 'Di ba? So hindi biro ito at may chance talaga na hindi maging successful. Unless kaya importante mapagplanuhan ng mabuti o ma-weigh yung risk and reward at yung timing, kung ngayon ba yung tamang timing para dyan. So yun, maganda yung ni-raise na concern ni Senadora Amy. Sigurado mahaba pa pag-uusapan ito. Tama lang, kasi sa ganyang kalaking pera dapat talagang pag-usapan. Nakita ko naman yung intensyon nila Pangulong Bongbong Marcos. Kasi ibang napaguhulihan talaga tayo, ibang bansa may ganyan. And malaking tulong talaga pag may ganyan, kasi makaka-invest tayo sa mga kumpanya na makakatulong sa Pilipinas. So okay din nagagamit yung pera ng pamahalaan para to influence yung pong mga malaking kumpanya na unahin tayo, na priority tayo. So may ganun din. Maganda din dun sa ganyang plano. O, pero tingnan natin kung ano mangyayari sa mga hearing at sa mga... Pumunta na yan sa Senado, sigurado ang daming mga tanong dyan, ang daming pag-uusapan dyan. Pero mukhang seryoso dito yung Pangulo, so let's see. So yun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Bye-bye. Anong masasabi niyo mga kababayan tungkol sa isyung ito? Mag-comment lang po kayo at huwag kalimutang mag-like at i-share na rin ang aking video.